Hello mga kapobre! Magluluto tayo mga kapobre ng merienda. Merienda na. Gawa tayo ng palitaw mga kapobre. So, ang nakita natin dito mga kapobre ay glutinous flour. Rice flour mga kapobre. So mga kapobre, ayan mga kapobre. Nilagyan na natin ng tubig. Dahan-dahan lang. Tansya-tansyahin na lang hanggang sa maging dough na siya. So mga kapobre, maya-maya ay ito ay kakamayin ko na kasi para mahalo talaga, hindi ako komportable pag hindi kinakamay itong aking ginagawa sa hanggang sa maging dough na siya. Ayan mga kapobre. So ayan mga kapobre, pag kayo ang gumawa mga kapobre, tansya-tansyahin lang talaga natin ang tubig na ilalagay. Ayan mga kapobre, so ang gagawin naman natin to mga kapobre ay ating bilugin, tapos ay pormahin ang bilog na ayan, bibilugin natin tapos idiin para maging malapad. So ang gagawin kasi natin mga kapobre ay palitaw. Ayan mga kapobre, tsaga-tsaga lang tayo mga kapobre para ang ating merienda ay tayo lang din ang gumagawa, hindi yung bibili tayo ng luto na. Kailangan na tayo na lang ang gumawa para sure na ang ating trabaho, ang ating nakakain ay malinis. Kasi minsan mga kapobre, namang binibinta, tayo sigurado kung malinis ba yun o hindi. Ito, kay sarili natin ang gumawa. Kahit nagkakamay tayo, sigurado namang nagkugas tayo ng kuan kamay nung isang taon. Di joke. Isang taon na. Di joke-joke tayo mga kapobre habang ay binibilog, tapos ay ating ididin para maging malapad, para maliit na lang siya. Yuk-yuk tayo para hindi tayo maging ano kaagad tanda. Ayan, so mga kapobre, ayan na yan, oh. O yun mga kapobre, so habang binibilog ko to mga kapobre, ang ginawa ko naman, ako ay nagpainit na ng tubig para ay lulutuin natin siya sa daan sa pinakuluang tubig, doon natin ilalagay para maluluto. Ayan mga kapobre, sakto din yung aking nagawa, no? Medyo madami kasi tatlo kami kakain. Ayan mga kapobre, kumukulo na yung tubig. So, dandahan natin ilagay. Isa-isahin. Kasi ingat-ingat lang tayo kasi mainit. Kumukulong tubig na yung mga kapobre. So, lulutuin natin ha, depende sa paglumutang na to mga kapobre. Siya ay lumitaw na, kaya nga siya palitaw. Kapag lumitaw na yan siya, mapaibabaw na, so ibig sabihin luto na. Ayan mga kapobre, ang kumukulong tubig. So idandahan lang natin, titingnan hanggang sa lilitaw na. Kaya nga siguro mga kapobre, no? Sila sa pinapangalanan ng palitaw, kasi ang palitaw pag lumitaw na siya dyan sa tubig, ibig sabihin luto na. Ay nako, buhay ng mga kapobre. Ayan mga kapobre, tsaga-tsaga lang tayo sa ating buhay. Ganun talaga ang buhay, mahirap. Kailangan magtsaga natin, magtsaga tayo sa ating kakainin, magluluto para may kakainin. Hindi yung maya-maya, bili na lang sa tindahan. Ako mga kapobre, maganda lang yan pag tayo ay mayaman, maya-maya, bili sa tindahan para kakainin. Mabuti na yung tayo na lang gumawa. Ayan mga kapobre, tingnan nyo. Ayan, litaw na siya. Ibig sabihin, luto na. So kahit luto na yung iba, dagdagan ko na lang din kasi nasa baba man yung hindi pa luto. Itong nakaibabo na, ibig sabihin, luto na. Ayan mga kapobre, tatanggalin natin ito mamaya, dahan-dahan. Wow, kamigod talaga, no? Kaya nga lumitaw na. So, ayan, tanggalin isa-isa. Ang gagawin ko naman mga kapobre ay patuyuin ko to siya. Tanggalin ko na yung mga luto at pahanginan para matuyo. Bago lagyan na, bago ilagay sa menu. Patuyuin ko muna yan. Tutuyo din niya siya dyan.
Ganda naman yung tuyo na para paglagay natin ng nyok. Didikit siya kasi tuyo na itong ating palitaw. So ayan mga kapobre. Ayan mga kapobre, ito naman ating sesame seeds o lunga tawag sa amin Bisaya. At ay ating ianuhin muna, i-fried natin para maganda ang kalaban. I-toast natin siya ng konti hanggang sa mag-brown. Isangag kung kibalibas, isangag-sangag siya para isangag muna para sa Bisaya ko. Isangag ang butkes Tagalog mga pobre. Sangag man to sa amin para mag-brown siya. Pagkatapos pag na-brown na, so tatanggalin na natin. Sinadya ko itong mga pobre na ganituhin siya para maluto siya. At ang gagawin naman natin ito mga kapobre pag luto na ay ating dudurugin. Dudurugin natin mga kapobre para lumabas yung aroma ng sesame seeds. Napakasarap mga kapobre ang ihalo natin doon sa ating palitaw. Ayan mga kapobre, brown na talaga siya. Ang gagawin naman natin yan mga kapobre ay durugin natin para maganda ang kalabasan na ilalagay natin sa ating palitaw mamaya. Ayan mga kapobre, durugin natin. Kasi po once na durug ito mga kapobre, napakasarap ilagay sa ano, sa palitaw. Ayan mga kapobre, bilis lang madurog mga kapobre. Ayan, durog na. Konti-konti na lang. Tapos mga mamaya mga kapobre ay ilagay natin siya sa medyo malaking bowl para... Bowl o bowl? Ay nako mga kapobre, ang bulol. Ang bulol hindi masyado sa pagsalita. Ganito talaga ako mga kapobre. Pasensya na kayo. Minsan mali-mali. Mali-mali ang aking pagbanggit. Tao lamang po. Ayan mga kapobre, so ang gagawin natin mga kapobre dito sa sesame seeds na ano na siya, durog na, lagyan natin ng asukal. So ihaloan natin na siya ng asukal. Ang sarap na nito mga kapobre. Ayan, ubusin ko yung asukal na yan mga kapobre. Ayan mga kapobre. So habang nagasikaso tayo dito sa sesame seeds mga kapobre, ang ating namang nyug ay nakahanda na at tuyo na yung ating palitaw. So ang gagawin natin mga kapobre, lalagyan na natin ng nyug ang ating pinatuyong palitaw. Ayan. So lagay lang. Napakasarap ito mga kapobre. Inuna muna ang nyug, kulag ilagay sa nyug yung palitaw, tapos mamaya kasunod naman yung sesame seeds na may asukal na puti. Napakasarap mga kapobre. Pag kinain mo, malinamnam talaga siya. Ayan mga kapobre. So subukan ko tong tikman mga kapobre. Ako'y naglalaway na sa aking ginagawa. Sarap kainin. Ayan. So maglagay ako dyan, ganyan. So isaw-saw lang, tapos kainin. Napakasarap talaga mga kapobre. Ayan mga kapobre, o diba? Di ko muna lagyan ng sesame seeds yan mga kapobre na may asukal sa gustong kumain. So isasaw-saw na lang dyan sa may maliit na ano. Ayan mga kapobre. Ayan mga kapobre, ako'y magbabay na. Thank you for watching. Bye-bye.